Pinagsisisihan ko na ibinoto ko sa pagka-senador itong si Senator Robin Padilla. Akala ko kasi makukuha natin sa Uniteam lamang, okay na. Pero hindi pala, dapat pala kinikilatis natin ang bawat kandidato ayon po sa kanilang kakayahan, kaalaman at loyalty. Itong si Robin Padilla, ayoko nang questionin ang kanyang kaalaman at kakayahan. Pero yung loyalty po niya, nakasisigurado tayo na hindi po para sa Pilipinas, hindi sa taong bayan, kung hindi para sa kanyang boss na si Rodrigo Duterte. Lahat ng interes ni Rodrigo Duterte poprotektahan nitong si Senator Robin Padilla. The latest of which, syempre, nadadamay ngayon itong si Rodrigo Duterte sa tinawag po ni Richard Gordon na corruption of the century. Ito po ay kaugnay sa 47.6 billion pesos na pag-transfer. Illegal po ito ng Department of Health patungo po sa Procurement Service ng Department of Budget and Management. Bakit po illegal? Eh marami daw pong nalabag na batas dyan. At yan po ang kaso ngayong kinakaharap partikular nitong si Francisco Duque at saka ni Attorney Lau sa Office of the Ombudsman. Though nag-file po sila dyan so far ng motion for reconsideration. Sa post po nitong si Senator Robin Padilla, almost an hour ago, muli niya pong pinagtanggol ang kanyang boss kung saan ang loyalty niya nandoroon. Sabi niya po rito, si dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte ay walang nilabag na batas at sa katotohanan batay po sa Section 4 ng Bayanihan Law, Republic Act 11469 na nagbubuklod sa mga pagbili ng personal protective equipments mula sa procurement law at iba pang nauugnay na batas at alinsunod sa Government Procurement Policy Resolution na may petsang April 6, 2020. Ngayon, kung yan ang argumento mo, Senator Robin Padilla, wala kaming pakialam. Pero kung wala mang nalabag na batas si Rodrigo Duterte sa iyong pananaw, hindi maikakaila na ang paglipat ng pondo mula po sa DOH patungo sa PSDBM ay base po sa kanyang kautusan. At ang pinakamasakla po rito, inilipat ang pondo ng DOH. Pagdating sa PSDBM, ipinagkatiwala ang pondo, partikular ang halagang 8 bilyong piso. Ito po yung pondong ipinagkatiwala para sa pagbili ng mga protective equipment, partikular sa kumpanyang Parmalee. Ngunit, ayon po sa pagsusuri, partikular ng Senate Blue Ribbon Committee, ito pong Parmalee ay wala pong kakayahang legal, pinansyal, at saka technical. Bakit? Bago pa lamang po ang korporasyon na ito, hindi pa po ito tumatagal ng isang taon nung nakuha po nila ang proyekto sa gobyerno. Wala po silang kakayahang pinansyal sapagkat ang capital investment po nila ay nasa almost 700,000 pesos lamang. Samantala, ang ibinigay na proyekto ay 8 bilyong piso. Wala silang kakayahang technical dahil hindi naman po nila linyada yung ganong kaparaanan na magserbisyo partikular sa pangangailangan ng ating mga kababayan na naglilingkod sa sektor ng kalusugan para labanan po ang COVID noong mga panahon na yon. At ang pinakamasakla pa rito, Senator Robin Padilla, paano mo ngayon ipapaliwanag na ayon po sa pagsusuri ng Senate Blue Ribbon Committee na pinagbasihan po ng Office of the Ombudsman kung saan nakansuhan na itong dalawang tao, si Duque at saka si Lau, 11 bilyong piso po ang nawala sa kaba ng bayan. Kung walang pananagutan si Rodrigo Duterte na legal, edi magsaya kayo pero huwag niyong alisin sa taong bayan na questionin ang kanyang pagiging presidente nung mga panahong iyon dahil after all, that is command responsibility. Hindi mananakawan ng pondo ng bayan ng 11 bilyong piso kung hindi in the first place inutos ni Rodrigo Duterte ang pag-transfer na yan kay Duque sa kanyang ahensya na Department of Health patungo sa PSDBM. Sabi mo pa dito, ang batas ay ipinahayag sa bisa ng isang pambatasan na batas ng Kongreso na nagbibigay
ng mga espesyal na kapangyarihan pang emerhensiya sa Pangulo o emergency powers. Walang problema dyan. Ang masakit, hindi naging tama eh, yung paggamit niya dyan sa emergency power. Common sense will tell us na bakit mo ipagkakatiwala ang isang kumpanya na ang capital investment lamang ay 600,000 pesos mahigit, walang technical na kapasidad, walang legal na kapasidad, ang halagang 8 bilyong piso na proyekto ng gobyerno. Pagmamalabis yun. Okay lang sana kung hindi nila kilala yung Parmalee Corporation eh. Pero hindi may kakaila na ang nagmamay-ari ng Parmalee Corporation ay kilala ng mga nakadikit kay Rodrigo Duterte, particular itong si Michael Yang na kanyang naging economic advisor sa panahon ng kanyang panunungkulan. O kaya hindi may kakaila na pag-isipan na merong nangyaring favoritism o pagpili talaga doon sa kumpanya na yon, kaya hindi na po idinaan sa bidding. Sabi mo pa rito, katulad ng ibang mga bansa, tunay na sumuka ng salapi ang lahat ng gobyerno. Yun na nga ang masaklap. Buti sila, meron po silang pangsuka ng pera. Tayo wala. Nangutang pa tayo, Senator Robin Padilla. Tapos mawawalan tayo ng 11 bilyong piso. Nak ng teting naman na yan. Ang karamihan ay katulad natin na nangutang para mapagtagumpayan ang pandemic ng COVID. Tama! Nangutang tayo. Pero hindi tama na yung pangungutang natin ng pondo na yon, mawawalan tayo ng halagang at least 11 billion pesos. Ngayon, para kang nanunumbat dito, sabi mo, kailangan ba talaga magbatuhan ng putik sa oras na ang inang bayan ay nasa bingit ng tatahaking kapalaran? Hindi nagbabatuhan ng putik dito. Accountability and responsibility ang pinag-uusapan dito, Senator Robin Padilla. Etong si binabanggit mo dito, usapin pa lamang ito sa Parmalee. Eh how much more yung issue ngayon sa human rights? According to the report of the Office of the President na ginamit sa isang resolusyon ng ating Korte Suprema from July 1, 2016 to November 27, 2017, 20,322 Pilipino ang pinatay dahil po sa walang kwentang war on drugs nitong si Rodrigo Duterte. Paano pa pag yan ang pinag-usapan natin? At iba pang mga bagay, napakarami sa totoo lang na paglabag sa batas ni Rodrigo Duterte. But because of his presidency, because of his being a president, meron siyang parliamentary immunity. Hindi siya pwedeng kasuhan. Pero wag mong sabihin in general na walang nilabag na batas si Rodrigo Duterte. Napakaraming nilabag na batas si Rodrigo Duterte. Hindi lamang siya makasuhan. Dahil noong mga panahong iyon ay pangulo siya. Kaya ngayon, kung sakasakaling makasuhan siya, ibang usapin na yon. Hindi na siya pangulo, Senator Robin Padilla. Ngayon, lagpasan ko yung issue na yan. Sinabit mo dito sa Facebook mo din noong mga nakaraang araw, ang mga katagang kine-question mo ang taong bayan. Sabi mo rito, handa na ba kayo? Sabay post ng photograph ni Pangulong Bongbong Marcos at ni President Zelensky ng Ukraine. Ano ang ibig mong sabihin dito? Bakit kailangan mo pang ipahayag sa iyong Facebook ang mga ganong kataga na maaaring mag-insinuate ng ibang impresyon or interpretasyon sa harapan po ng publiko? Sana ba banda yon? Dinilit mo na ba yon? O ito. Handa ka na ba, kabayan? Anong gusto mong palabasin dito, Senator Robin Padilla? Makikipag-gera tayo dahil lamang maganda ang ugnayan natin sa Ukraine? Barado ka kung tutusin eh sa pahayag ng ating Pangulong Bongbong Marcos eh. Bakit? Ang Pangulong Bongbong Marcos, hindi niya po ninanais ang gera. Katulad po dito sa balita na ito. Binigyan diin kahapon, June 6 ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na hindi makikipag-gera ang Pilipinas sa kabila ng mga kinakaharap na banta sa labas ng bansa. Sa kanyang ginawang pagbisita sa 10th Infantry Division ng Philippine Army sa Davao Region, nalinaw ng PBBM o ni PBBM na dinidepensahan lamang ng bansa ang sarili nito at hindi nakikipaggera kahit na kanino. Naniniwala naman ang Pangulo na kakayanin ng mga sundanong Pilipino. Yan pahayag na yan. Hindi man direktang sinasabi sa iyo pero dapat maunawaan mo
na hindi ninanais ni Pangulong Bongbong Marcos ang makipaggera. Tapos palalabasin mo dito sa post mo dahil nakita mo lamang na bumisita itong si President Zelensky, tayo'y makikipaggera na, kaya nagtatanong ka sa ating mga kababayan, handa ka na ba kabayan? Wala ka namang ibang ibig sabihin dito kung hindi yun. Walang ibang dapat ipahatid na mensahe ang katanungan mo na yan kung hindi gera. Huwag niyong takutin ang taong bayan, hindi tayo makikipaggera. Pero kung kayo'y takot sa gera, hindi kayo mga Pilipino. Sapagkat ang mga Pilipino, according sa ating Pangulong Bongbong Marcos, hindi sumusuko. Pilipino, do not yield. Sabi niya po doon sa kanyang talumpati sa International Institute for Strategic Studies, otherwise known as Shangri-La Dialogue. Pinagdiinan doon po ni Pangulong Bongbong Marcos na tayo po hindi sumusuko. Ipaglalaban natin kung ano ang karapatan natin, kung ano ang tama at dapat. Ngayon, sa naging pahayag naman itong si Dick Gordon sa iba't ibang mainstream media, eh talagang naniniwala siya. Taliwas sa paniniwala mo, Senator Robin Padilla, na merong paglabag sa batas na ginawa itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At for this particular topic, gamitin po natin ang video at audio nito pong si Christian Esguerra, kaugnay ng kanyang naging interview kay dating Senador Richard Gordon. Pakinggan po natin ang interview na ito mula sa kanyang Facebook o YouTube channel. Na sir, nagulat ba kayo dun sa admission ni Secretary Duque na nag-order ng transfer nitong ganito malaking pondo was Duterte himself? Not really, because ang tingin yung kay Secretary Duque, bihag siya ni Duterte, bihag siya ng administration from the very beginning. Because he could have refused it na ililipat, because after all, may pride yan, Secretary of Health ka. Bakit ibibigay mo yung tungkulin mo na bumili ng gamit ng Secretary of Health in a world-class pandemic na nagtatreten sa bayan sa isang PSDBM na binibili niya. So as a final note, Ma'am Vice President, could you just give us your thoughts on the State of the Nation address? Yes. So initially, the State of the Nation of President Marcos, I think everyone or many of those who do not understand economic numbers were overwhelmed with the numbers in the first part of the speech. That was, I think, the reason why it took a long time for people to start clapping, because the economic part was in the beginning. Mga didisit, huwag na kayong mag-comment dito. Nakakaawa, nakakahiya yung vice-presidente ninyo. Abugada. Tapos yung simpleng grammar construction, simpleng diwa ng pagsagot doon sa napakaayos na katanungan, hindi masagot. Ano ang ibig sabihin nun? Boba. Tuloy po tayo sa pakikinig dito. Paperclips, mga ganyan. At sila ang bibili. At itong si Lau ay hindi maganda ang pinagdaanan niya bago sa inappoint dyan. Nagkaroon ng problema dun sa barko na binili ng Pilipinas na pati si Bongo na halo, because pinakailaman nila yon at tatanggal tuloy yung admiral ng Philippine Navy doon. At mayroong sulat na pinakita sa akin ng araw si Secretary of Defense na pinapakita na nakikialam sila. Pagkatapos doon, lumipas siya sa HLURB. Doon naman ay kinumpay naman siya na tila naman ang nangihingi extorting from developers of socialized housing when he was still the CEO. But in spite of that, nilagay siya sa PSDBM. Nakakapagtaka nung binenta, nung inappoint siya ni Duterte, hindi aksidente yan. Hindi mo ba yan nalalaman, Senator Robin Padilla? Hindi ka ba nagtatanong man lamang sa sarili mo bakit inappoint ang mga tao na yan sa panahon ni Rodrigo Duterte? At upon appointment sa kanila, sa mutsaring mga proyekto sa gobyerno ang nakuha nila, and worse, during pandemic, yung inappoint niyang si Attorney Lau, ibinigay ang proyekto sa Parmali na meron lamang capital investment na mayigit sa 600,000 piso, tapos ang proyekto ay nagkakahalaga ng 8 bilyong piso. Di mo ba na itatanong yun sa sarili mo, Senator Padilla? Talagang plano yan. Because sa basa ko, sa aking haka-haka,
at kuro-kuro, nakikita ko na talagang binantayan na siya ni Michael Yang, na palagi ko talagang ahente ng Chinese government. Naging kaibigan niya for 19 years at nung manalo siya, dinala siya kagad sa China. At nung nagbibisita siya sa China for state visits, kasama niya palagi sa state visits, at talagang pinoproteksyonan niya yan. At ang nangyari, nung nagkaroon ng pandemic, parang alam na nila kagad ang gagawin nila. Dahil alam niyo na hindi mo makakaila na ang China is the cheapest producer of consumer goods at mabilis. Pero ang nakakapagtaka, wala tayong nakikita na binili nilang mga goods. At saka talagang wala kakayaan, sabi mo nga, 625,000 lang ang kanilang capital. Eh kung mag-o-order ka ng bilyong-bilyong na goods na kinuha nila sa China o sa anumang bansa, hahanapan ka ng letter of credit. Hinanap namin yan sa investigation, wala silang maipakita ng letter of credit. At ang sinabi lang talaga ni Lincoln Ong na sakristan talaga ni Michael Yang na ang nagkukondo sa kanila, nagagaran siya sa kanila ay si Michael Yang. Yan rin ang sinabi nung si Huang Suya na presidente ng... At ang masaklap na katotohanan dyan, itong Michael Yang, ito po yung ibinulugar na di umano'y drug lord ng dating pulis na si Colonel Acerto. At balikan nga po natin yung video ni Colonel Acerto nung siya po ay meron ng nararamdamang sakit pero ninanais niyang tumestigo laban partikular dito kay Rodrigo Duterte. Ito po yung video. Balikan po natin. Baka hindi sana marami isang pulis na nagserbisyo ng mahaba at tapat para tulungan ng masawata ang illegal na droga sa ating bansa. Matagal akong naging drug enforcement operative at natalaga ako bilang deputy director ng PNP, Anti-Illegal Drug Group, at PNP, Drug Enforcement Group. Ako din po ang parehong police colonel Acerto na matagal nang ipinapahanap at pinapapatay ni Pangulong Duterte sa militar at sa kapwa ko pulis dahil lamang sa inimbestigahan ko ang ilang taong malalapit pala sa kanya at kay Senator Bongbo. Yan, si Michael Yang, ha? Siya po yung binabanggit ni dating Senator Gordon. Ako po at ang kasamahan kong si Police Captain Lito Perote ang nakadiskubre sa mga illegal na aktividad at gumawa ng report tungkol kay Michael Yang at Alan Lim, mga personalidad sa illegal na droga na laging nakikita nakasama ni Pangulong Duterte at ni Senator Bongbo. Dinukot na po nila si Perote. At malamang, patay na. Inilalabas ko ang video na ito upang linawin ang ilang puntong naririnig ko mula sa pagdinig sa Senado tungkol sa Pharmaling. Yung mga overpriced na face mask at face shield. Gusto ko ding sagutin ang mga akusasyon na ibinabato sa akin ni Pangulong Duterte at ng mga kampon nito. At upang ipaliwanag sa mga kapwa ko Pilipino kung gaano na tayo niloloko sa mga kasinungalingan ng gobyernong Duterte. Unang-una sa lahat, huwag sana kayong maniniwala sa mga ipinupukol sa aking mga kasinungalingan. Hindi po ako protektor ng sindikato ng droga. Okay, remind ko lamang po kayo dito kay Colonel Acerto. At sana lumabas siya sa panahon ngayon sapagkat iniimbestigahan na ang paglabag sa karapatang pantao sa panahon ni Rodrigo Duterte. Si Las Cañas, iniimbitahan din sa House of Representatives and I believe itong si Colonel Acerto, iimbitahan din po ito at sabihin niya kung ano po yung kanyang mga nalalaman na hindi niya nailadlad sa publiko dahil sinupress ito nung panahon ni Rodrigo Duterte. Balik po tayo dito po sa interview nitong si Christian Esquerra kay Gordon. Family. Na kaya nila sampalataya sila kay Michael Yang, dahil yan ang nagagaran siya, at binigay nila, Christian, yung at power doon sa kasosyo ni Michael Yang na si Lin Wei Xiong, na pareho silang may pogo, na makukuha niya lahat yung
binabayad sa kanila ng gobyerno. At na umabot na halos ng 12 billion, kaya hindi na siya bumalik muna dito, nagtago siya sa Dubai, si Lin Weixiong. So, sabi nga nung presidente ng family, na kaya ginawa yan dahil sinisiguro ni Michael Yang na yung pera, yung pagsuporta niya, makukuha niya yung biyaya ng pagsuporta niya dito sa family. Now, talaga yung sequence of events. Dinala pa ni Michael Yang itong family sa Davao, Malacañang sa Davao, kasama yung mag-ama na family, yung tatay ng mayari ng family dito, nakasuhan niya mga yan sa Taiwan. E yun lang, dapat nakita na nalilaw yun nung magbibigay sila ng kontrata. Dahil dinala doon sa Davao, kasama na naman si Lincoln Ong doon at si Michael Yang. Nung magkaroon na ng COVID, hindi pa nag-uumpisa yung recovery as one law, yung bayanihan law, ay nakapag-order na kagad at nakapag-deliver na doon sa allegedly sa PSDBM. At ang kuha nila ng mga face mask ay lumalabas na 29 pesos. At ito, dito ka magtataka, 27 pesos and 72 centavos. Pero magtataka ka, binigay nila yan sa isang korporasyon na walang kakayahan, walang legal, technical, or financial capability. Pero bumili rin noong April 14 rin noong same day ang DOH ng 16 pesos, 64 per piece na tinatawag nating face mask. At diyan mo makikita na talagang hindi dapat binigay sa kanila dahil ang mahal lang turin nila palagi. At tuloy-tuloy pa ang bilhin ng DOH pagkatapos lang. Pero sila, talagang lahat ng face mask binibigay sa kanila, lahat ng PPEs, at ang lalaki ng halaga. Grabe, no? Overpriced. Pero laging sa kanila binibili. Anong meron? Kakilala. Kitang-kita naman yung connection, di ba? Pinaliwanag na nga si Senator Gordon na yung link. Sabi niya nga sakristan nitong si Michael Yang, itong Ong na presidente ng Parmalee Corporation. Kaya dito makikita po ninyo kung paano nila nilapa. Yan ang tunay na panlalapa, Attorney Harry Roque. Ha? Nilapa ng Duterte administration ang pondo sa panahon ng pandemya. Hanggang nung May 6, umabot ng 3.2 billion isang transaksyon. Sinundan ulit nung June ng 2.87 billion. Kaya bilyon-bilyon, bilyon mo. Saan ka makakakita na bilyon-bilyon magsusupply, babayaran ka agad. Sa, kaya makita mo, ang sinasabi ko, talagang orchestrated ito. Ang enabler, ang talagang nagplano nito ay si President Duterte, kasama yung kanyang crony na ginawa niya pang financial advisor na nagbigay ng talagang... Napakakapal ng pagmumukha, no? Pero inyo, panahon ng pandemya, hindi natin alam kung paano tayo mabubuhay, kung paano natin haharapin ang unknown na virus na yan. Tapos, sa kabila noon, kunyari, gumagawa sila ng maayos sa gobyerno, pero sa likod pala nung pagtatrabaho nila, napakalaking korupsyon. Sabi nga nitong Sir Gordon, corruption of the century ang ginawa na yan ni Rodrigo Duterte. Lakas na katakutan ng mga katakawani sa gobyerno. At siya ang naglagay kala Lau at saka si Leong. At pagkatapos, binigay niya ng pinalipat niya yung pera sa DOH dito sa PSDBM. And later on, inappoint pa niya si Leong na maging deputy ombudsman para pag alis sila sa gobyerno, meron magpatanggol sa kanya kung kakasuhan sila sa ombudsman. Yung nga lang, hindi pumayag yung ating ombudsman ngayon kaya natanggal si Leong. Buti na lamang, ano? Nak ng teteng talaga. Kitang-kita mo talaga kung paano nila pinlano. Kung pagbabasihan po natin yung salaysay nitong si Gordon. Para makaiwas sa hinaharap na kaso, kailangan ang uupo sa ombudsman, tao nila. Eh kahit paano, meron palang integridad itong ombudsman ngayon na si Martires, hindi pumayag. Kasi obvious naman yun. Kaya kuling-kuling talaga, yung sistema na ginawa nila ay talagang pinaghandaan at talagang pinagsamantalaan tayo habang marami namamatay
dito sa Pilipinas sa COVID. 70,000 ang namatay sa COVID dito. Sa Israel, Gaza, ang namatay 34,000. Dito 70,000. Pero makikita mo, dapat malalaman mo na talaga ang nagsamantala talaga itong formally na ito. Salamat, Senator Dick, dito sa overview na binigay niyo sa mga viewers and listeners natin. That basically was the summary of the very long Blue Ribbon Committee investigation that he conducted under President... Hearings. So I appreciate that, Senator Dick. No? Pero binawi rin kasi kanina ni Duque. Sabi niya, taken out of context daw yung kanyang pag-admit, yung admission na ginawa niya. Does it even matter given the fact... Naniniwala ba kayo doon? Baka napagalitan ka mo ni Rodrigo Duterte. Kaya kunyari, taken out of context na naman ang dahilan. But given the facts that you've laid out. Nag-usap nga kami ni Senate President Rilong kanina dahil tataka siya, ba't binawi? Ito nga, ang sinasabi niya nga, dahil ginawa yung para naguhugas siya ng kamay para may defense siya. Pero even kung bawiin niya yan, according to the Republic Act 31.9, pag tinanggap mo, cabinet officer ka, yung importunings ng boss mo sa gobyerno, in this case, babasahin ko yung one, persuading, si Duterte, inducing or influencing another public officer to perform an act constituting a violation of rules and regulations duly promulgated by competent authority or an offense in connection with the official duties of the latter, si Duque yun, or allowing himself to be persuaded, pumayag siya, to be induced or influenced to commit such violation of offense. Wala rin lusot eh. At saka alam na namin... Anyways, hindi nila maikakailanan ngayon yan, mga tol. Kasi iba na ang sitwasyon ngayon. Hindi na si Rodrigo Duterte ang nakaupo. Ang Pangulo ng Pilipinas, si Pangulong Bongbong Marcos, rumerespeto sa rule of law at due process. At lahat mahahayag in due time. Kaya itong mga ginagawa ng mga tao na ito, noon, perhaps baka hanggang ngayon, baka dyan sa City of Davao, may mga irregularidad pa rin dyan. Mahahayag at mahahayag yan. At sana makita mo yan, Senator Robin Padilla. Saka siya nga pala, hindi ka ordinaryong tao. Hindi ka dapat nakikibahagi sa Court of Public Opinions. Ikaw ay isang senador. Hayaan mo na mga kapwa mo Pilipino na mga ordinaryong tao katulad namin mag-participate sa Court of Public Opinions. Ikaw ay isang senador. Dapat hindi ka nagpapahayag ng mga ganitong kataga. Kasi ipinapakita mo lamang dito kung paano ka kabias pabor para sa mga Duterte sa pagpapahayag mo na ito na walang nilabag na batas si dating Pangulong Rodrigo Duterte, parang sinasaklawan mo na kagad kung ano ang mga magiging pagtugon ng tamang otoridad. Yan ang hukuman kung sakasakali mang kasuhan itong si Rodrigo Duterte. Nakakalimutan mo talaga, Senator Robin Padilla, na hindi ka ordinaryong tao eh. Senador ka na po ng Pilipinas. Kung gusto mong mag-participate sa mga ganitong opinion na naglilipana sa Court of Public Opinions, particular dito po sa social media, eh magbitiw ka bilang senador ng Pilipinas. Kung pwede lang namin bawiin ang boto namin sa iyo, babawiin talaga namin eh. Sino po sa inyo ang sasang-ayon kung pwede lang na katulad ko, babawiin ko ang boto ko kay Robin Padilla kung pwede lang talaga. Kaso lang, wala tayong magagawa. Hindi naman pwedeng bawiin ang boto na naibigay na po natin dito kay Robin Padilla. Kaya naman, siguraduhin po natin na ang mga miyembro ng PDP Laban, lalong-lalo na ito pong artista na ito na kanyang sinusulong para sa pagkasenador, ay hindi po manalo. Huwag po nating iboboto itong si Philip Salvador. Kung sa sarili niya ang anak, pinabayaan niya, how much more ang mga kapwa natin Pilipino? Basic lamang yon. Sarili niyang anak, ayon kay Chris Aquino, hindi niya sinustentuhan, pinabayaan niya. Tayo pa kaya na hindi niya kadugo? Mag-isip-isip po tayo, mga tol. Tama na yung nabudol tayo ng isang Robin Padilla at wag na po nating ulitin ito sa katauhan nitong si Philip Salvador. At lahat ng mga PDP Laban, kasama na dyan si Senator Tolentino. Ay, PDP Laban pa ba si Senator Tolentino, by the way? But anyway, pagka
hindi pa rin nagbago ang sitwasyon sa mga susunod na panahon na itong si Senator Tolentino ay maninindigan pa rin para sa mga Duterte, eh no go na talaga siya sa akin. Ewan ko sa inyo, pero marami sa inyo talagang hindi boboto kay Senator Francis Tolentino eh. Ano? Anyways, mga tol, maraming salamat po sa 1,499 watching from Facebook and YouTube. Hindi na po ako magsha-shoutout. Maraming salamat sa inyong lahat. Sana kahit paano na-informed kayo sa ating programa sa oras na ito, bagamat tayo lamang ay nag-express ng ating saloobin dito at hindi tayo masyadong naging informative sa ating live streaming. Pero tingnan nyo, kapag ka hindi informative ang live streaming, mas maraming nanonood. Ewan ko ba naman. Shout out sa inyong lahat at maraming salamat po. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now, mga tol.